Maligayang pagbabalik, ito po si Isran Channel at ang tatalakayin natin ngayon ay yung pagkakadisqualified ng Philippine Chess Team sa FIDE World Online Olympiad. Yan, no? Grabe, no? Actually, nag-appeal naman tayo dyan eh. Meron tayong video dito kung ano yung naging interview ni NCFE CEO and also a GM, Jason Gonzalez. Nandito po yung video. That good and development ngayon sa ating Philippine Chess, according to the post of the woman GM, Janelle May Fryna, in her 10 years as a Philippine national team, ito lang yung nalagay tayo sa spotlight in bad days, in a way. Yes, we are... May binanggit dito yung nag-i-interview na may pinost daw si WGM Fryna. So, basahin natin yun, no? Basahin natin. Ito. Sabi niya, Philippines has been disqualified to play in the top division. Yun, na-disqualify sila. Ayun, more than a decade, 10 years, yun yun. First time daw nilang was put into this disgraceful spotlight. Yan. So dito, hindi nila kinoconfirm yung cheating kung sino. Pero, yun nga, hindi nila kinocondone yung cheating. Yun na, remind ko lang po, wala tayong binabanggit na pangalan dito. Wala tayong intention na siraan o mag-pinpoint ng tao na nandaya. So ang purpose lang ng content natin is para magbigay ng knowledge or info sa mga viewers natin kung ano nga ba yung pinag-uusapan ngayon about dito sa disqualification. Ayun, so kahit tanggalin yung score ng nag-cheat na sinasabi ng FIDE, referring to the FIDE, no? Actually, sinabi ng FIDE na nandaya, pero sa atin wala tayong sinasabi sa Philippine team. So ito, sabi niya, isa yung nandaya pero tinanggal yung Philippine team dun sa na-varnish yung Philippine team para makapasok or mag-qualify dun sa FIDE online second stage. Next stage actually. Kasi ito, elimination pa lang siya eh. So yun, proceed tayo ulit dun sa video ni GM Jason. That good and development. FPP ang tawag nyo. Now, so one of the panels ay nag-email na si Mr. Howie, international arbiter, saka international organizer din, saka member siya ng, hindi siya chairman, but one of the officer. So, stating that one of our players, yung isang bata, na, since sila naman nagbigay ng desisyon na ma-disqualify ang buong team sa kasalanan ng isang batang gumamit ng engine, no? So yun, no, paalala ko ulit, mga ka-chess players dyan at sa mga viewers natin na hindi chess players, ang involved po dito is bata. So hindi rin sila nagbabanggit ng pangalan at hindi rin nilang intention na magpahiya ng tao. So yung sinasabi nila na nandaya daw ay nanggaling sa FIDE. Yung FIDE kasi organization yun na nagpapatakbo sa buong mundo ng chess association. So ito yung FIDE. So balik tayo ulit. There are 12 members of the team at yung isa lang naman ay kailang makita na mayroong pagdating magamit ng engine ayon sa kailang verdict or kailang nakita sa algorithm ng kailang engine system nila, no? So ayun po, yung binabanggit na engine kasi dito, ano po yun eh, hindi yun sasakyan, kundi engine yun ay isang computer assistance. Eh mga chess player kasi na katulad ko, ang tinatawag namin na engine, yun yung ginagamit namin pang analyze sa isang chess games. So hindi po yun sasakyan. Yung mga chess players po na katulad ko, alam po namin yun. Yung mga viewers natin na hindi chess player, siyempre para malaman nila yung engine. So balik tayo ulit. Kita na wala tayo sistema ng gano'n, no? At as they find out na meron nga ang ginagamit. Okay. Granted na yung bata, kasi... Ayun, so may binanggit dito na algorithm si GM Jason. Yung algorithm kasi, computer program yun eh.
yun nga, wala tayong ganun. Tulad ng leeches, wala namang leeches sa Pilipinas. Ang ibig sabihin, hindi naman Pilipinas ang gumawa ng leeches, ibang bansa. So malamang si FIDE, meron silang algorithm o chess program or way para malaman kung nandadaya ang isang player. Ayun. Alam niyo ba kung sino? Hindi pa. No, we are not naming. Kasi yun na nasagot ang buong ano, nasagot ang buong member kung sino pwede ituro do. Bata, yung ating bata na si 13 years old lang to eh, na bata, na si Jersey Marticio. Ayun no, so 13 years old. Binanggit ni GM Jason kasi nga nasa position siya para sabihin yun. So hindi siya, wala siyang intention magpahiya dahil nga kailangan niya banggitin dahil nga interview ito, lalo na Philippine Chess Team yung hawak niya. Was mentioned in the letter, mm-hmm. no? Na meron siyang ginamit na engine sa apat na laro. Sa apat na laro na yun ay nakita nila na siya ay gumamit. Kaya nakikita na sa chessworld.com, if you don't see that, mm-hmm. sa website nun, yung kanya mga panalo ginawang zero. Okay. So siya nang member ng Philippine team na ang lahat ng laro ay ginawang zero. It means to say siya yung ano, kasi nila lahat marunong pumunta sa chess.com, no? Yes. O kasi chessresult.com. Ayun, yung chess results po kasi ano yun eh. Nandun lahat ng result ng tournaments. Ay. Preferably yung mga ano lang, yung mga international or yung mga big tournaments nakalagay po dun sa chess results. So it will be unfair na hindi binigyan ng pangalan kung sino yun dahil that will be the whole team, the entire Philippine team will be tarnished and of course also yung pati yung mga officials, no? Pati yung mga ating ano na hindi naman nila alam kung yeah. Kaya gumawa tayo ng appeal letter this afternoon before tayo nag-interview ngayon sa inyo at gumawa na akong letter, no? Ayun, uulitin ko po, no, na-disqualify tayo, yun ang inilabas ni FIDE, pero nag-appeal po tayo para mabawi yung verdict ni FIDE na i-disqualify ang buong Philippine Chess Team. Kung bakit, yan, abangan natin ulit. We already made an appeal, informing the NCFP officials, Chairman and President Bongbong Pichai, Grandmaster Jun Torre, Atty. Orbe, and others, no, na pati yung presidente ng PIDE ay sinulatan natin na making reconsideration for this matter. Okay. One. Yeah. Anong main point nga doon? Kasi nga only one of the 12 members allegedly committed, di ba, the violation. Yeah. Was there an instance in other competition na na-reverse yung decision ng PIDE about a particular case like this one? Birang-birang mangyari yon, no? Birang-birang mangyari yon, pero nangyari. We are hoping and na ma-apply itong ating appeal, no? Ang isa mga punto rito na as explained to the letter na iba-iba lokasyon ng bawat isa ng mga member team, captains, you know, head of the league. Ayan nga, no? So dati kasi nagkaroon ng malaking issue ang chess doon sa grandmaster na nagkaroon ng cheating pero technically wala silang ano doon ebidensya, only the body movement, eye movement, yun lang yung naging basehan nila. So there are about 15 labindalawang player at head of delegation, coaches at assistant, no? So 15 kami palagi na sa loob ng paglalaro. So, iba-iba location yan. May Manabuna, Cavite, Las Piñas, halo-halo na yan, Mandaluyong, Aklan, etc. No? So, hindi kagaya ng ibang team, nakalaro sa isang venue na. That's why ang camera nila ay isa lang. Ayun. So, yun, nagka-problema tayo kasi sa lugar eh. Ang lawak kasi ng Pilipinas, unlike sa ibang bansa. Ano yan, malalaking bansa, pero ano lang sila, magkakadikit. Unlike sa atin, archipelago kasi tayo eh. Ano, watak-watak ang player natin. So, nung nag-elimination tayo, nakakuha tayo ng mga players sa iba't ibang lugar, mahirap naman pagsama-samahin yan, lalo na pandemic ngayon. So, yan, naging challenge yan sa ating chess team, Philippine chess team. Isa lang, isang buong team.
Ang ating kasi sistema is bawat isang player may dalawang camera, siya kasi na-share screen yan. I was wondering why, kung may nakita na silang sa bagay na sa Rusty naman, na pwede ma-delay yung kanilang conclusion or kailangan patapatigil. Kasi sa atin kasi, binabambayan din siya. Sa patent at permanent online, our arbiter, sobrang dami rin kasi. Sila kasi kukunti lang. No? Kasi siguro, malambayan. No? Anyway, okay, nip siya lang alam ng iba. Yung mga OTB kasi, iba ang application sa online competition. Yung military na BCS arbiter, yung video BCS conference system, BCS tawag yan, na marunong yan nagbantay. Okay. Ang mga player kung paano maglaro online. So yun nga, no? Kapag naglalaro ng OTB, ang arbiter kasi nandyan lang sa ano, pag-alagala lang. Pagka online, eto, nakabantay yung isang arbiter, nakatingin sa body movement, nakatingin sa camera, lahat. Sinecheck niya lahat yan. So expert talaga yung magbabantay bawat player. So sineshare screen yung kailang screen sa laptop o desktop, na kung ano mga nakalagay doon sa task manager, may nakabukas ba ang engine doon sa task manager nila, sa kailang laptop o desktop. So BCS, arbiter, would from time to time, tinatanong, can you share your screen? Can you share taskbar, okay, manager? Yeah, so, and in this case, hindi naging ganun. Hindi, like, hindi what, nangyari. Okay. So parang pinabayaan nila, yeah, na meron na pala silang para bang nadidetect na medyo may inappropriate na behavior, no? Mm-hmm. O misdemeanor. Ang problema, pinatapos sila yung tournament. Yes. Eh, ang kakatuwanan yan, dapat talaga si yung particular player na yan ay hindi dapat maglaro. Nagkataon lang, kasi alternate lang yan eh. Okay. Nagkataon. Yun nga, no? Bakit daw na-delay yung pag-detect dun sa engine na sinasabi ni Fede? So yun nga, nakalagay din daw sa rules na pwedeng ma-delay yung pag-detect nila sa pandadaya ng isang player. Kasi natapos na yung tournament eh, tuloy nagdidiwang na tayo, second place na, tapos bigla disqualified. Ito lang si yung isang player natin, taga Cavite, si Miss Jirlyn San Diego, ay hindi available at tayo nag-back off siya maglaro. But in our meeting, supposedly hindi na siya maglaro. But somehow, nag-back off siya. Kaya nakapaglaro siya. Because I prepare, sa babae kasi akong nagdalagay ng lineup, I prepared na si Jirlyn San Diego. Because Jirlyn San Diego was playing almost 12 years of his life, of her life. From 6 years old, up to now, natalaro. OTB yun. No? Mag-pandemic, siyempre, online lang. No? Pero I've seen Jirlyn San Diego playing, you know, with consistency. That's why, siyempre, pag nandalaban, gusto ko, consistent in player. Nagkataon na nag-back off yung si Jirlyn. So, nakapaglaro siya. Anyway, it happened already. GM Jason. And you know nga, sayang kasi ang ganda ng resulta. And we would like to make it clear that minus the points, those deducted points of this particular player, no difference of the overall result. The Philippines are still, ano? Eh no, to make it short na lang. Grabe. Kahit daw tanggalin yung puntos nung Mandaya na sinasabi ni Fide, second place pa rin tayo dapat. So, bakit dinisqualify ng FIDE yung buong team? Yan, bakit ba? In top 3 of this Division 2. Kasi hindi siya magbabago kahit na isiro siya yung score ng Team Philippines over the match doon sa against the country na nagbibigay na ng puntos niya. Will not matter because still will prevail. The team will win over that particular matches. So hindi it will not affect. That's why I'm very curious about this one. Why is it kahit ibigay na yung punto sa kalaban, hindi magbabago yung standing ng Pilipinas? Sa tuma sa letter ko, no, na kahit ibigay ito yung puntos, I cited several rules, 6.6 and 6.7 article ng PIDE sa online regulation, na kahit gawin pa nila yun, it will not change the standing. So yun, no? May pinaguhugutan nga naman dito si GM Jason, no? So kahit tanggalin yung score nung Nandaya, second place pa rin. Yun yung pwedeng ilaban natin, eh.
kung bakit kailangan i-disqualify. Sa palagi sa nire-remind, ang punto ko doon sa aking letter, palagi sa nire-remind, any misbehavior or anong gawin ng isang player, hindi dapat ipatawan ang buong team na 11 na walang kinagawa. Tama eh. Para bang basketball yan, alam naman buong team, i-suspend mo dahil nakita mong may ginawa kalokohan, di ba? Yung tao lang ang tanggalin mo. Okay, yung buong team, kasi guilty ang lahat. Pwede yeah. Siguro mag-guilty ang lahat kung yung isang room, araw sabihin, makipagkutsaban. Iba ibang lugar. Tama. So yung pinupunta ko, I was establishing na pwede na different settings ang location. So therefore, there walang pag-uusap, no? At they should assume that. Ayan, no? So binanggit na nga yung ano, different location. Unlike kasi sa ibang bansa, no, nagkaroon ng dayaan, tuloy nagkaroon kasi ng dayaan dati. Pero with iisang lugar yun eh. Unlike this one, magkayuwalay yung venue or yung playing ng ano, playing area ng bawat players. Pinaandar nila ang sense system doon sa isang player, particular player na violation. Pinaandar nila sa ating 11 player, wala sila nakita. Ano nakita nila? Sa panglabing dalawang player, ano nakita sa merong ginamit o hindi yung tatawan mo? Huwag yeah. Kinekitayin. Because that is unfair, no? Para bang gusto mong palabasin na lahat ng member ng team, pati coaches, pati federation, mismo federation tinanggal nila, hindi naman Team Philippines. Mismo federation, para bang sa ko nga, sa letter ko, the team doesn't condone, neither tolerate this such kind of transgression. Bakit yung binin patawan ang buong team? Yeah. Yun, no? So, malamang marami magre-react dito, no? Dapat talaga naman na hindi dinisqualify yung ano, Philippine team, Philippine chess team. Kasi technically ang chess kasi 1-on-1 siya eh. Unlike sa basketball, pagka sumama yung isang nandadaya, paano man dadaya, team yun eh, team play. Unlike this one, individual siya. Team siya pero they are fighting as individual. So yun yung pinaka-point dito. Hindi siya as a team yung score nila, pero hindi as a team na sa isang board tayo, laban tayo lahat. Hindi ganoon eh. Individual pa rin yung naging laban dito. Sama-sama lang yung score nila. Yun yung point doon. Hindi namin yan ano, sana kung makita yung dalawa, baka maniwala na kayo, dalawa, medyo marami na yung teksa, di ba? Parang naging team na yun, no? At tingin mo naman, dapat tinilay yung ganun ng aming apila, no? At sa kailang regulation, no? According to the regulation of 6.7 ng PDR, they are just suspected. Okay. Ending user. Because they can't even determine the fullness and extent of that kind of disqualification. Because they cannot determine the full extent of that particular person na gumagamit ng engine. Mm-hmm. Okay. Ngayon, so yun, no? Ang hirap, no? Kasi hindi naman nahuli na nandadaya eh. So hindi siya na-caught by yun nga, caught in an act but suspected lang, yun nga. Napakahirap. Kumbaga ano siya eh, sa kaso circumstantial lang, yun lang. Bakit hindi nyo ma-determine suspected lang siya according to your own words? Eh bakit naman gusto yung patawan ang buong team? Yeah. And hindi pa rin naman determine baka patawan yung buong team. Ano yun naman? Kung ma-determine nyo talaga, baka sakali pa. Pero sa inyong words, Article 6.7, it states that they cannot determine the full extent of violation of that particular player. Wherefore, yes. Ang ito sa letter ito, bakit yung gusto patawan ang buong Pilipinas? Suspension or expulsion sa team tournament. Yeah, oo nga, disqualification. Ayun nga, no? Grabe. Nakakalungkot yan, ha? Anyway, so, we do expect an immediate decision regarding this appeal because, you know, the tournament is September 8 to 10 in just a matter of 2 days, di ba? Yes, two days from now. Mm-hmm. That's why, upon receiving it, ngayon, mukha na kami, kaya na kumbaga, pag-lising ko, no? Nag-import sa akin namin disqualification ng Team Philippines, no? I know they called Sir Eugene and other people,
paano. Tapos si Sir Doty, doon sa Dubai, siyempre, naigay. Sabi niya, gawa ng letter. So, gawa akong letter as head of delegation. So, I wrote a letter of appeal. Yes. So, hopefully, that will enlighten them and they will give a just, fair, and objective decision regarding this appeal. Ang ganda ng performance talaga ng buong team, di ba? Yes, yes. Sa maganda talaga. 0.5 lang ata yung diferensya nila. I think this is China, diba? So talagang very confident yung team going into the Division 1. Sabi nga ni Division 2. But going to Division 1, very confident yung team, diba? About to play na tayo, kung akala natin na Division 1 na tayo. Sabi nga ni Garcia, I am Garcia, all out sana sila, ready na to play against, let's say, Indian Viswanathan Anand, Azerbaijan. Ayan, no? So nabanggit naman si international master dito, no? Jem Garcia. Search naman natin ngayon yung post ni I am Jem Garcia. So dito, nabanggit ni Jem Garcia nga na iyakan time, no? Ayan, wala po tayo. Na-confirm niya na may nandaya nga daw na isang player. Pero wala rin siyang binanggit na pangalan. Ayan, sa dulo, honesty is the best policy. Ito yung sinabi ng nag-i-interview na ayun, akala nila makakalaban na nila si Anand, si Mami Jarob, si Radyo Bob. Yun. Yun yung naging source ni Radyo Pilipinas dito. Di ba? Na mahuhusay. So, talagang disappointed buong Because this team kasi exceeded sila sa next stage. That's why hindi sa dumanang kagaya na dinaanan ng Team Pilipinas. That's why in the next level, this player or this team will play in this stage. Yeah, they are very excited. In fact, everybody plays. No, walang nabakante doon. Walang binangko doon sa dosing player na yon. At they are very upbeat. And their dream to play in this world prestigious competition. Naon siya me. Dahil lang si Sun Bata. Alam mo, sa China nakalaban, nandaro yung partition, tabla yon. Ibigay mo na yung boom point. Talo pa rin ang China because Willie earned him 3.5 versus 2.5. So walang bearing kahit hindi ganyan puntos sa kalampag. Well, tinalo natin ang Kyrgyzstan, no? 6-0. Ibigay mo rin puntos ng isang tao, 5-1 pa rin ang score. Bigay mo sa Bangladesh ang score, still magiging 4-2. So walang bearing ang score ng bata. Kahit sabihin pa natin nahuli siya ng nag-engineous. Kasi, so dito hindi nila dinidiin yung player na pinipinpoint na nandaya daw. So, wala silang pinipinpoint na ganun, no? Kinaklaro din nila na ang gusto lang nila dito is mag-appeal. O, nag-appeal na sila kay FIDE para ma-varnish itong disqualification sa atin. Hindi mo dapat bigyan ng patawan ang mga tao ng laro ng patas at nunis. Ang kilos ng isang individual na kahit sabihin team yan, chess is individual. Hindi naman pinapasa ang bola sa kanya eh. Chess is para sa kanya. Yeah. Huh? GM Kason, if and when ba, is this the first time for us to advance to the Division 1 level of the FIDE Online? Kasi this is the second time, di ba? Yes. Last year, we never experienced na ganito, na first day pa ng last year eh. Taglidagan tayo. Okay. Up to the last. May G-forward natin na. Ay, di naman nalo. Mas, to play with such, you know, elite na player in the world. So, balikan natin to. It's so pirasan na inferguda ng mga bata na talaga ng dahanda. Paano ba yan? The FIDE Online? Kasi this is the second time, di ba? Yes. Last year, we never experienced na ganito, na first day pa lang last year eh. Taglidagan tayo. Okay. Up to the last third day, we are palagi nasa tie for first, kaya second place, no? Yung unang laro lang, first day pa lang, second place agad tayo. We beat Australia sa first day, so that's a good start, no? Then we beat the forward natin. Ay, hindi naman nalo. To play with such, you know, elite na because usually, if you are playing chess, you are concentrating your eyes and ito, your body. Ito maganda to.
Ito yung napaka-importante rito. Ano ba talaga ang violation? The engine violation. Ayan. Yung bang hindi ka lang parati nakatingin sa screen, meron kang tinitingnan ganyan, is that already a violation? What is this? So, halimbawa, no, naglalaro ka ganyan. So, ang chessboard mo, nakatingin ka sa baba. So, kung titingin ka ganun, mag-iisip-isip kang ganyan, medyo doubtful nga naman talaga yun. Specific engine violation. Well, sa throughout the game kasi, meron katawag na facial and you know, yung mga body behavioral na binitingnan ng isang arbiter. Yeah. Because usually, if you are playing chess, you are concentrating your eyes and your body, your face, sa chessboard, doon sa laptop na yan, o desktop na yan. Looking at the different direction, left or right, tapos kagamit. Kasi, mga tol, kung chess player ka talaga, lalo na mahaba yung oras, grabe ang focus mo dyan. Nakaganyan ka lang. Pag sa OTB nga, nakafocus ka lang na ganyan. On the board, nakafocus ka lang. Tapos online, gaganong-ganong ka. Tapos ang tirada mo, ang bigat. So yun yung naging suspecha kasi ng ano, ng mga FIDE arbiters sa mga nangdadaya online. Ganong ka. Na siyempre, hindi na normal yun, kahit saan, hindi normal, that's not normal. And because of that, pwede kang masahit. At plus yun, pag yun ang behavioral, titignan pa yung laro mo. Ang accuracy kasi ng bata is 95 to 97% accuracy. Para computer, isang tao, bumalo ng 60% lang to 70%. Diba? Pag 80% accuracy, you are elite player, grandmaster ka dapat. Okay. Actually, ano to eh. Dahil nga naglalaro tayo ng online ngayon, magiging ano to eh, may alimbawa sa Lichess, no? Yung Lichess kasi isa yung website ng chess kung saan pwede kang makapaglaban sa mga players online. So ngayon, may mga nababan na players doon na mga nandadaya. Technically, sasabihin nila, ano, naban ako kasi mataas yung ano ko eh, percentage ko, pasok sa preparasyon. So, yan, may basihan kasi yung ano dyan, algorithm. Halimbawa, 18 moves o kaya 30 moves, o kaya 28 moves na mataas ang accuracy mo, syempre may basihan sila dyan. Pero kung 60 moves yan at ang taas ng accuracy mo, o yun talaga, magda-doubt talaga yung ano sa'yo, yung mga ganyang chess networks. Knowing that person, hindi siya ganun class. Wala siyang name sa chess. Yeah. Ayun nga, no? So, yung mga world champion, pag tumira yan, grabe. Grabe accuracy niyan. Kahit try nyo man tingnan sa ano eh. Sa Lichess eh. Yung mga ano doon, may analysis nila. Blitz na lang ang taas ng accuracy. Tapos ito, ano? May mga GM, bumababa pa ng 80%. So there's no chance ng isang untitled player na magkakaroon ng nasobrang taas na percentage. So ang hirap i-justify nung ganun. Kaya ito hindi na nila gina-justify yung although hindi nila kino-confirm na nandaya talaga yung player, pero hindi na nila gina-justify na hindi nandaya yung player kasi nga as a chess player, medyo ano yun, medyo malapit siya. Medyo malapit pero hindi pa rin sinasabi na yun talaga. At ganyang previous games, very previous games, wala siyang history na nanalo sa mga international sa world event. Therefore, with that kind of consideration, pwede sama-sama nila yan ng panel. Okay. And titin nila, kinukompare nila yung tira mo sa tira ng world champion. Bakit ang tira mo ang world champion? Sino ka ba? Ah, okay. So they would believe you, that's the way you move. And the only reason or the only acceptable na rason na patanggapin ang tirada mo ganun, dumagamit ka ng in-game. Grabe, daming ganyan. 3+0, tirada pang ano, pang World Cup. Wala, pero wala tayong pinipinpoint na pangalan. Mm-hmm. Kasi pag pinipindi yung laro mo, nire-replay yan sa engine, ang engine may suggestion. Malapit ka doon, o kaya kamukha ng engine ang tirada mo. Ah. Ano yung bawa? Tumira ka ngayon. Help ng computer. Computer yeah. Help ang ibig sabihin ng engine. At distance ang tawag. Computer assistant. Oo.
Ngayon, parehas na parehas ng computer MOOC ang tira mo na pwedeng dumaya na ay ang mga world caliber player because the way they understand chess is much deeper than ordinary player, especially the young kids. Yeah. Because she is only 13 years old. Yeah. Anyway, so amid all this, have you talked to her coach? Have you talked to the player? Kasi medyo magulo pa. We are asking them to... Ayun nga, no? So, circumstantial lang yung naging ano rito. Basehan ng FIDE para i-disqualify ang Philippine chess team at tanggalin yung score ni Jersey Marticio. Actually, ano to eh, pinpoint nila dahil nga nagkaroon sila ng panel, yung FIDE, nagkaroon sila ng panel na nabanggit ni GM Jason kanina. And then, after nung nag-panel sila, saka lang sila nag-release. So, pinag-aralan nilang mabuti ito bago nila inilabas. Join us this 5 o'clock meeting, all of them. And hopefully, she will be there in our meeting as we are always doing that from time to time, whenever we have a tournament or a game or each matches. Okay. At meron din kaming meeting prior. And basta may meeting kayo madalas. Ngayon, mag-meeting ko din kami. Yeah. At hopefully, we can, because yung may kaming group chat eh, no? Sa member. Okay. Lahat ang member. Hindi na yata na mabasa kasi before nagabas pa siya. Ngayon hindi na nagabas. At hopefully... Maayos. GM Jason, officially how many games were played by the player? Four. Okay, four. And then she got how many points? Three and a half out of four. Okay, 3.5 out of 4. Anyway, usually, NCFP, how do you deal with this? Meron din suspension from the NCFP. Actually, suspended na siya sa PIDE, no? She cannot play for over 15 years. Oh, 15 years already, yeah? Online, yeah. Pero yung face... Unless provided that the FPP or the Fair Policy Panel would give another sanction by disallowing her to play in any OTB. But... Ayun, no? So... Hindi naman basta naglabas lang si NCFP dito ng ano eh, ng verdict against dun sa bata. Ano lang to, naging streamline lang sila dun sa naging decision ng mas mataas na organization, yung nga si FIDE, no? Si FIDE kasi nasa baba niya si NCFP. So tayo yung si NCFP yung nag-organize dito sa Pilipinas. So nag-streamline lang siya dun sa naging verdict. For now, it's only online ang binigay sa kanya. He cannot play for 15 years. How about NCFP? The local meron siyang title, no, na WNM na application. Mm-hmm. At hindi pa niya na-apply ng pool yung kanya application. That application to become Woman National Master on online na pinalo niya will not be anymore be processed. Okay. Hindi na bibigay sa kanya yung title na yan. And she will no longer able to play online competition sa national level natin or yung mga elimination gaya ng nangyari ginagawa niya. She can only play on the face-to-face. Yun nga, no? So hindi naman pinarusahan talaga yung bata eh. Kailangan kasing mag-take action ng organization dito. Dahil dun sa Philippine Chess Team kasi yung nadawit na pangalan dito. So, kailangan may action siya. Okay. So, GM Jason, amid all this, ano ang iyong reminder maybe to the coaches of young athletes or young wood pushers like the player and even to the young wood pushers? Alam naman nila to eh. They are 10, 11, 12 years old. They know the pot. So guys, ah, kasi naging FAU din ako, naging coach ko din si GM Jason, yan, pakinggan nyo. And they must know the policy. What do you want to tell them? Yes, Judith, I always, we always, NCFP, even myself, kahit wala pa ako sa NCFP, I always try to tell them that to abide the rules and regulation of fair policy. In fact, as I explained to them, there is no shortcut to success. There is no royal to success. Hindi pa rin madaliin ang mga bagay-bagay. Bata pa lang ako, lagi ko nang naririnig yun eh. Na, ano, there's no shortcut to success nga. Yung nasa FU pa ako, yan, naging coach ko si GM Jason.
Grabe. Lagi niya binabanggit sa amin. Honestly, I will tell you, to become grandmaster or to become master will take you years, at least 5 years. Kung you will get the title within less than 5 years, ibig sabihin, you are training more than 8 hours a day. That for sure. But if you're not training like that, at ang training mo, kailangan tama. Eh, kung training mo, bahala na, walang sistema. Basta laro-laro ka lang sa internet, kahit 10,000 larong nagawin mo, hindi ka magamas. Because training is the one who will give you such kind of yung improvement or growth. So sa madaling salita, quality over quantity. Hindi importante na maglalaro ka ng madami. Ang importante rito, kahit maglaro ka ng 10 beses lang sa isang araw, may quality yung pagpa-practice mo. Not. Hindi pwedeng laro-laro lang. Laro-laro lang yan. Ang dati nga yung barbero, bata pa ako, barbero, naglaro ng chess, tumanda na, hindi pa yung gumalik kahit na-prize-friend ako. Hindi naman laro ang importante sa pagdadaling. Yung learning mo through training. Eh, hindi naman sa training, laro-laro lang. Tapos gagamit ang engine. Yeah. Yeah. How about your message to the rest of the team? Malay mo, if and when, and we are praying for a fair decision, sana madinig yung appeal mo. Anytime ready, the rest of the team. Appeal naman namin, alam sa mula, pero appeal ng buong team yan, appeal ng buong federation yan. I'm just representing in behalf of the team. Huh? Pero it is a sentiment, it is the desire of our each individual na considering appeal because pagkaguda nila yung makarating dito sa stage na to. At kung naman sanang yung kasalanan, consecration o kasalanan ng tao, ipatawan ang lahat ng miyembro. Napakalupit naman ang pangyayari. They can even establish. Yeah. GM Jason, they are still ready to play in Division 1. Ang sabi ko nga, hintayin natin yung ating apila at aking pagnunitin kami, sabihin ko, na huwag silang ma-discourage sa anumang ganito para na kailangan loob. Saka, kung sakasakaling hindi makonsider ang ating apil, let's continue the training at tapos na-prepahan naman natin na kaya natin pumunta sa next stage, like even farther. Kasi magaling naman ang Pilipino. Kaso lang, yung mga tao sigurong nagiging curious, nagkakamali, but hindi naman sila masama. Nagkakamali sila because of their pride or yung mga self-glorification o yung kailang gustong sumikat ka agad. Ayan, so yun na, nabanggit nga ni GM Jason. Kahit na ganun na nagkamali yung isang player at hindi pa rin naman nila ginajudge o nagkamali nga lang naman at isa lang itong obstacles nga para sa Philippine chess team. Pero I cannot define their badness or goodness. Yeah, and hoping that they will learn from this experience. GM Jason, what are other tournaments in the line, kumbaga, for our Philippine team? Actually, marami, no? Maalaman natin. Isa kasi ang PD gumagawa ng mga schedule, yung bang depende sa mag-host. Isa, madalian lang. Minsan, may nangyari nga 2 weeks prior. At actually, itong online competition was only announced doon sa World Cup, doon sa Russia, pumunta kami. Doon announced yun. That was August. Tapos, after itong buwan na ito, may laro kagad kami, di ba? Mabilis eh. Depende. Pero, we expect PIDE to organize and to have more tournaments na malaki. Huh? And we will join. Hindi naman tayo na-ban yung buong team dito sa lahat ng tournament. Natanggal lang tayo sa tournament ng team. Pero yung tao, hindi na pwede maglaro. Ayun. So, dati kasi nagkaroon ng history ang chess sa ibang bansa, no? Hindi ko nababanggitin yung pangalan ko nung bansa yun. Nagkaroon din ng cheating at naban yung buong chess team doon. So dito naman, iba naman yung naging verdict. Natanggal lang, na-disqualify lang. Kung makabasa nyo sa baba, na-disqualify lang naman sa FIDE World Online Olympiad. Pero yung team ng Pilipinas, sa kailang position, disqualified for this event, for this event lang, hindi yung buong FIDE World Online Olympiad. Ibig sabihin next year, makakasali uli. Pero meron pa rin tayong ongoing na appeal. Natanggal lang. Pero we can still able to play because it is not the kasalanan ng team members ng team. Ang
kang isang taong gumamit ng engine. Yes, okay. Basically, so they will still be able to play in other competition, in fourth competition. Yes, unlike what Trump happened to her. Ayan, so end na natin yung ano, yung interview na yan. Yun lang na ang idadagdag ko lang dito, sana wag natin i-judge si yun nga, yung bata. Hindi lang dahil ano siya, hindi lang dahil minor, kundi dahil part din naman siya ng Philippine Chess Team. So ang hiyabol na lang natin dito, yung may appeal, may sana may approve ng FIDE yung appeal natin, na sana hindi ma-disqualify yung buong Philippine Chess Team. So yun lang, doon nagtatapos yung ating record ngayon, ang ating content. Salamat po sa panonood at huwag niyong kalimutang mag-subscribe, follow, and share. Yun lang, no? Stop spreading fake news.